Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng recipe, yung leftover namin na pagkain. So, ginawa natin ng sinabawang gulay. So guys, pag meron kayong leftover, sayang naman. So, napapakinabang na pa siya. So, let's cook. Ayan, nilunod lang natin yung ating bawang at paghaluin hanggang sa mag-golden brown siya. And then, lagay natin yung luya. So guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more updates when I'm uploading video. So ayan na, start na tayo magluto. Dahil dalawa lang naman na kanyang kakain, so makakatamad kasi pumunta ng palengke. So yung pagkain namin na tirang ulam kagabi, so ginawa na namin na sinabawang buloy. So ayan na. Nilunod na natin yung ating manok. Ayan lang natin siya na maluto. Ayan naman na natin siya guys hanggang sa dumikit yung mga sangkap natin dun sa ating manok. Next is isunog lang natin yung ating karning baboy. So ayan, may karni na may manok pa. So masarap talaga siya sa bawan. Lagyan ng malunggay. So ayan, tapos may ulam na tayo. Then prituhin lang natin siya hanggang sa yung mga sangkap na nilagay natin is nanunuot na siya dun sa ating mga karni. So malasang malasa na talaga siya. So may ulam na tayo and less pa tayo sa gastusin. Tsaka nakakatipid pa tayo, diba? So, minsan lalo na pag may mga okasyon at maraming mga tira-tira, hindi ko siya tinatapon guys. Nilalagay ko lang siya sa freezer and then pagkatapos, ginagawa namin sinabawan kinaumagahan. So, diba? Laking tulong na rin yung ating leftover. So ayan na guys, medyo nanuot na yung ating mga sangkap sa karne. Lunod lang natin yung kamatis at saka yung sa Bisaya kasi guys, istanglad ang tawag namin dito. Yung lemongrass. So para mabango talaga siya. Then mix lang natin. Lagay lang tayo ng pamintang durog para medyo may anghang din siya. And then paghaluin na naman natin, hayaan na natin siya na maluto yung mga sangkap niya. In a few minutes guys, ayan tingnan nyo. Diba? Ang sarap na nyan. So, pwede na natin siyang lagyan ng tubig. Konting tubig lang guys. Lagyan natin para malasa siya. Dahil pag sobrang daming tubig naman, ating ilagay, wala na siyang lasa. So, depende yan sa karne nyo kung gaano karami at kaliit yung karne. Katamtaman lang din yung tubig na ilalagay natin. Pakuluin muna natin yan siya guys. Nilagyan ko lang muna siya ng maliit na konting tubig. Isang baso lang. Ayan, hayaan muna natin siya na pakuluin.
Then next, magdagdag pa tayo niya ng tubig, guys. So later, magdagdag tayo niya. Pakuluin muna natin siya. So ayun na guys, kumulo na nga siya. Ready na natin ilagay yung ating mga dahon. So dahil meron akong tanim na malunggay, ilunod lang natin yung alugbati. O diba, may ulam na tayo, masarap na, masustansya pa. Then yung malunggay, halo natin at saka yung spring onion, yung sibuyas dahon, ilagay lang natin dyan. So, hayaan muna natin siya na maluto na in a few minutes. Madali na lang siya maluto kasi yung dahon. Madali lang naman siya maluto. So, ayan na guys. Meron na tayong sinabawang gulay. Medyo maliit lang yung tubig niya. So, mamaya niyan, dagdagan natin niya ng tubig. Para syempre masarap higupin yung ating gulay. Ang masarap nito is yung sabaw. Masarap kasi humigup ng sabaw. So, dagdagan natin yung tubig niya. Mix lang natin saglit. So yan na guys, dagdagan lang natin ng tubig ulit. So yan, medyo kaunti lang kasi yung tubig niya. So dagdagan muna natin siya para meron tayong mahigop. Then lagyan ng asin. Nilagay ko dyan guys is asin lang at saka yung Maggi Magic Sarap. Pero wala na tayong Ajinomoto. Malasa na kasi yung Maggi Magic Sarap natin. So yan, templado na yan. Haluin lang hanggang sa maya maya maluluto na yung ating dahon. So ayan guys, naluto na nga yung ating recipe for today. Thank you for watching everyone. Guys, hanggang dito na lang yung ating video. Bye bye, see you on my next uploading. Thank you for watching and God bless us all.